mga kaibigan. Isang kwento po ang ating pagsasaluhan sa pagkakataong ito na medyo makakaugnay ako ng bahagya dahil po ang lokasyon na nabanggit ng ating center sa kanilang kwento ay madalas ko din po noong puntahan. Kaya ako mismo ay nanlaki din ang aking mata habang ang kanilang istorya ay aking binabasa. Isang kwento na magbibigay ng isang halimbawa sa bawat pagkakataon ng buhay kung gaano ito binabalot ng kababalaghan at hiwaga. Taong 2007, madalas tuwing gabi lamang kaming nakikita ng aking nobyo dahil pilit naming pinagkakasya ang aming oras, huwag lamang makalimot sa isa't isa. Magkatrabaho pa kami noon, pero nalipat siya sa ibang oras. Kaya magkagayon pa man, ay bago matapos ang aming araw, ay sinisikap naming magkita upang ang bawat isa ay hindi makalimutan. Basus! Alam ko na yung mga ganyan, boss. Kahit anong gawin mo, kung kayo, kayo talaga. May kilalang akong ganyan eh. Magkasama na sa iisang bubong. Nakuha pang mga liwa. Ikinukwento mo ba yung sarili mo? Che! Apa ka nito? Osha, osha. Uwi na ako. At magti-dinner pa kami mamaya ng jowa ko. Ganon? Eh, anong pake ko? Kala mo naman maiingit ako. Oo na. Bye. Ingat sa pag-uwi. Oo na. Ingat. Walang forever. Babibreak din kayo. Che! Tigilan mo nga ako. Sige na. Alas 9. Tuwing gabi ay madalas kaming magkita para kumain ng sabay ng hapunan. At pagkatapos nito ay inihahatid akong pauwi ng aming bahay. Dahil nung mga panahon na ito ay hindi pa kami parehas handa para bumukod at magsariling buhay. Pagkarating sa may paborito naming maliit na kainan doon sa may Plaza Noli ng Sampaloc, Maynila, ay mabilis kami nagpaluto ng aming paborito at nagsalo. Na matapos nito ay mabagal na kaming naglakad patungo sa may sakaya ng Blumentritt upang ako ay kanya nang maihatid. Naikapa ng nobyo ko. Pasensya na daw at hindi niya nadala ang kanyang motor dahil hindi niya mahanap kung saan napunta ang ginagamit nitong reserbang helmet. At mahigpit ang huli kaya maglalakad na muna kami. Ngayong gabi na mainam naman dahil mas makakapag-usap pa kami tungkol sa aming mga plano sa buhay. Eksakto pa, napayapa ang kalsadang aming nilalakaran. Baka naman. Baka pag may nakilala kang mas pogi sa akin, ipagpalit mo na ako agad, oh. Ha? Baliw ka ba? Hindi ka pa nga pogi. Pero ikaw lang ang aking one and only. Wow! Yelo ka ba? Hi, ito na naman tayo. Sige, aber, at bakit naman? Kasi ang lamig-lamig mo sa aking paningin eh. Ay, ganon. Albert, yan. Refrigerator ka ba? Bakit naman? Kasi nagyayelo yung ngipin mo eh. Anak mo. Pesyon naman. Chota ba talaga kita? Bakit ganyan? Wag ganyan. Ganyan mga banat. Dapat sweet lang. Yan ang napapala mo. Kakadikit mo dun sa may bading na katrabaho mo eh. Kung ano-ano yung mga napapulot mo. Ito naman. Warg. Parang biribiro ka lang eh. Ganyan mga banat. Sorry na. Bakit ganyan? Warg. Pero sabay kaming natigilan sa aming paglalakad dahil sa dako ng madilim na kanto may natanong kaming lalaking nakatayo. Sandali kaming tumigil, nagkakatinginan, nag-iisip ng iba pa naming maaaring madaanan upang ang kung anumang hindi ka nais-nais na pangyayari
ay aming maiwasan dahil talagang bigla po akong kinabahan. Pero sabay pa kaming nagulat dahil biglang lumitaw sa aming harapan ang lalaki at kami nito ay hinarangan. Napahinto kami. Mabilis naman akong hinawi ng aking nobyo upang maprotektahan dahil sa biglang paglitaw ng lalaking ito. Parehas kaming napatulala na parang wala kaming nauunawaan sa mga sinasabi ng lalaki sa bilis nitong pagsasalita kasabay ng kanyang paghapol sa paghinga at ang mukha nitong namumutla tila balisa. Na dito ay pareho kaming nagtaka dahil sa itsura ng punit nitong damit, marungis ang mukha nito na punong-puno ng pawis at iisa ang suot na sapatos pati na ang nakasuot na pangmanehong guwantes. Kung kaya muli ay nagkatinginan kami na baka isa lamang lalaking baliw ang nasa aming harapan. Kaya dumukot ang aking nobyo sa kanyang bulsa ng kaunting barya para ito ay maabutan. Subalit, patuloy lamang ito sa kanyang pagsasalita na ika nito, nasaan siya? Nasaan daw siya? At nasaan na ang kanyang kasama? Nasaan? Nasaan siya? Ibalik ito sa kanyang katawan. Kaarawan ngayon ng kanyang anak. Nasaan siya? Nasaan? Paulit-ulit, habang walang tigil itong kumukumpas ng kanyang kamay sa magulo nitong pagpapaliwanag. At dahil hindi kami magkaunawaan at naguguluhan, lalo pa sa tingin namin na ang lalaking ito ay baka isa lamang lasing at nawawala sa kanyang sarili. Kung kaya ay umiwas na lamang kami. Mabilis kaming lumakad upang ito ay hayaan at kami ay nagmamadaling umuwi. Mabilis naming tinungo ang daan patungo sa may tawiran ng sakayan habang walang tigil. Walang tigil pa kami nagpapalingon-lingon sa aming likuran. Kung kami ba ay kanyang sinusundan. Pero wala. Wala na kaming nakita na hanggang sa kami ay dumating sa may pila ng sakayan. Pagka-uwi ng bahay, pagbukas pa lamang ng pinto ay bumungad na agad sa amin ang kapatid ng aking tatay habang nakapamewang at nakataas ang kilay. Ahem. Anong oras na ineng? Ha? At saan na naman ba kayo galing? Ha? kumain lang po kami. Doon sa may... Wala akong pake. At ikaw ineng? Pasok! Pasok! Gabi-gabi na! Kung saan-saan pa kayo napupunta? Pasok! Pasok na! Ito naman po eh. Kumain lang naman kami. Ito nga oh. Nag-uwi pa nga kami ng paborito mong show pa oh. Ay sus! Ano to? Suhol? Teka. Anong siopaw ba yan? Au-au? O miyaw-miyaw? Oink-oink. Hindi niyo naman sinabing kumakain pala kayo ng au-au at miyaw-miyaw eh. E di sana, kinatay na lang natin yung mga aso at pusa dyan sa may paligid nyo para happy kayo. Ay, hindi. Piloso pa to ah. Layas! Aray! Layas! Aray ko! Layas na! Aray! Teka! Teka lang! Wala ba muna akong goodnight kiss? Ha? Goodnight kiss? Anong goodnight kiss? Sige, halika dito. Ito. Kumili ka. Kanan o kaliwa? Hindi po sa inyo. Siyempre po, dun po sa may pamangkin nyo. Buti sana. Kung kayo yung nasa reno eh. Abat! Layas! Ha? Layas na! Hindi! Ang chusy mo ha? Hindi! Teka! Layas na! Teka! Uy! Sandali! Party na ito! Uy! Teka! Uy na! Teka! Uy na! Party mo eh! Uy na! Sige na nga ho! Pakipasa na lang ho! Party! Papayag din naman!
Bilisan mo. Natutulog na kami. Ay, Giyo. Ito na ho. Ito na. Anak ng kadirigang lalaki ka. Bakit pinaabot mo hanggang tenga? Ew. Ew. Wow. Grabe naman. Baka yun naman to si Chewin mo, Rachel, oh. Samantalang. Napapikit pa nga siya, eh. Kala mo, abot langit yung kilig. Pilinting ka. Layas. Layas. Apakababoy nito, ha. Layas. Layas na. Oh. Aray ko. Oh. Aray. Kinabukasan. Araw ng Sabado. May nakatakda kaming plano. Tinawagan ko ito upang ipaalala ang lakad sa aking nobyo. Pero, ika niya ay sandali lamang at mamaya ay tatawagan niya ako. Nagtataka dahil kilala ko ito tuwing ganito na marahil ay may bumabagabag sa aking nobyo. O hindi naman kaya ay may importanteng sasabihin ito kung kaya ay naaantala. Nakakaamoy ako ng break up. Mars, ano? San tayo? Sagot ko na yung alak at pulutan para sa puso mong sugatan. Sabi naman sa'yo eh, unang kita ko pa lang dyan sa may jowa mo. Naku, mukha talaga hindi papahuli ng buhay. Che, busy lang yun, no? O kaya, may something. O siya, maglikpit na tayo. Ewan lang, ha. Basta ako. Nagkasabi lang, ha. Tawagan mo lang ako, dai. At para mismo ako ang sa inyo ay magsusugod bahay kung kailangan mo ng kadamay. At ewan ko sa'yo. O siya, 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 siya. Bago lumabas ng opisina, tumawag nga ito at nagtaasan lahat ng aking mga balahibo sa mga sinabi nito sapagkat ayon sa kanyang kwento, bago niya malaman ang tungkol sa ibabahagi nito ay napagalitan pa nga ito dahil noong isang gabi ay may isang karumal-tumal na naganap, isang malagim na banggaan. Patay ang lula ng dalawang motor nang araruin ito ng nawalang prenong jeep. Tumilapon sa kung saan-saan ang mga nabiglang sinalubong na mga sasakyan. Noon po kasi ay wala pa itong maayos na center island sa may kahabaan ng Maynila. Kaya isang pampasaherong jeep daw ang biglang kumabig at sa kawalan ng kontrol sa may manibela. Tinamaan ito ang dalawang motor na nakasalubong niya. Patay ang lula ng dalawang motor. Pero, ika ko naman, ay ano naman ang koneksyon nito sa aming nakatakdang plano? Mars, sabihin mo lang, ha, dahil alam ko na ang dulo niyan. May aaminin yan. Sasabihin niyan, it's not you, it's me. O diba, magpipiling John Lloyd yan sa kataksilan kay Sarah dun sa may palabas nila. Che, malimig ka nga muna. Umuwi ka na. Aray, umuwi ka na kaya. Oo, 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 oo. Pabush. Walang forever. Che. Huminga ako ng malalim. Medyo naguguluhan ako kung saan patungo ang kanyang ikinukwento. Kung kaya, inulit ko kung ano ba ang koneksyon nito sa aming nakatakdang plano. At dito, sinabi ng aking nobyo na dahil sa narinig na balita ay inalam niya ang itsura ng mga sangkot sa naganap na banggaan at pinangyarihan na yun pala. Ito ay nasa ikalawang kanto lamang ng aming pinanggalingan. Gayunpaman, hindi ko pa rin maunawaan ano ba ang koneksyon nito sa aming plano. Na dito ay napatahimik ako sa kanyang sumunod na ikinuwento. Sapagkat kamukhang kamukha daw ng lalaking aming nakita
Noong isang gabi, ang isa sa mga nasawing biktima. At dito, nagtaasan ang aking mga balahibo nang ipaalala niya sa akin ang itsura at kasuotan ng lalaki na siyang nagtutugmanga sa aming nakita, na kaya pala wala itong suot na isang sapatos ay marahil dahil sa kanyang pagkatilapon. At ang punit nitong damit, pati ang itsurang marungis dahil sa paglagapak sa may kalsadang malangis. At marahil ito ang siyang nagmamaneho ng motor, kung kaya ito ay nakasuot ng guwantes na pangmaneho. Napatulala na ako. Sandali kong hinabol ang aking paghinga dahil hindi talaga ako makapaniwala na dito pa ako mas lalong kinilabutan nang maalala ang mga huling sinabi niya na ika ng lalaki. Nasaan siya? Nasaan ang kanyang kasama? Tulungan namin siya. Ibalik ito sa may katawan niya. Kailangan niyong umuwi dahil kaarawan ngayon ng kanyang anak. Nasaan siya? Nasaan siya? Na magmula nga noon hanggang ngayon ay hindi po nawawala sa isip ko ang nakakapangilabot niyang itsura nung gabi nang kami ay kanyang harangin sa may madilim na kalsada kasama ang aking nobyo. Sapagkat hindi pala pawis ang nangingintab sa kanyang mukha, kundi naghalong langis at umaagos na dugo. Sir Narrator, hindi kami natuloy ng aking nobyo sa panonood ng sine. Bagkus, humantong po kami sa may simbahan ng Quiapo upang taimtim na magdasal para sa mga biktima ng aksidenteng karumal-dumal. Hindi ko po alam kung bakit sa amin niya nais magpakita sa kanyang huling sandali o kung bakit namin siya nakita noong gabi. Hindi po namin alam. Pero isa lamang ang nasa aming kalooban, na sa tiyang ang buhay ay napupuno ng hiwaga at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Mga kaibigan, idadagdag ko lamang po ano, medyo himayin po natin ito. At sa aking palagay lamang, siguro po, noong sila ay maaksidente at tumilapon yung lalaki, tulad ng mga nasa palabas, humihiwala yung kaluluwa sa lakas ng puwersa o impact, kumbaga, na marahil sa lakas ng pagkatalsik ng kanyang kaluluwa ay tumilapon o sumabit ito sa isang sasakyan. At yung sasakyan naman ay patungo sa kung saan na hindi naman siguro kalayuan mula sa may pinangyarihan. Tapos, nang matauhan o bumalik siya sa kamalayan, yung dalawang magsyota na yung tanging nakita nung kaluluwa. Pagkatapos, yung pagkakataon pa ng magsyota na wala silang malay parehas ay katulad nung kaluluwa na siguro ay hindi pa niya alam na siya ay patay na. Kung kaya sila ay nagkita, idagdag pa po natin yung factor na siguro lingid sa kaalaman ng magsyota ay bukas ang kanilang pambihirang diwa o ika nga, yung ikatlong mata na hindi pa nila inaakala. Kaya nung pagkakataon na iyon ay kanila nga itong nakita ng pansamantala. Mga kaibigan, ayon din kasi sa iba, ika nila, tuwing tayo ay namamatay, ay mayroon daw tayong pansamandaling oras para mag-iwan o magpakita o ibahagi ang ating huling mensahe. Kung kaya heto yung kaluluwa ng lalaki
Naguguluhan siya sa nangyari at tanging nataon nakita niya ay yung walang malay nating sender na tahimik silang papauwi. Ayun, madami pong pwedeng maging halimbawa o anggulo o mga paliwanag ayon sa ating sariling pag-aanalisa lamang. Pero, isa lamang ang masasabi ko po sa dulo ng kwentong ito. Masakit mang isipin, kahit anong iwas natin sa disgrasya, ay kung oras mo na, ay oras mo na talaga. Kaya mga kaibigan, pakiusap ko lamang po, lalo na sa ating mga kaibigang tagapakinig na nagmamaneho, lalo po ng motor, ugaliin po natin magsuot ng proteksyon, hinay-hinay sa tuwa, sa may kalsada, at palaging isaisip ang uuwi ang pamilya. Na kung may makakaalitan sa kalye, ay hayaan na lamang na kung matapang sila, edi matapang sila. Hayaan mo! Hindi malaon, may nakatakdang makakatapat din yung mga yun, di ba? Ang importante ay makakasama mo pa ang iyong mahal na pamilya. Madaming maaaring mangyari sa isang saglit, lalo na kung ikaw ay emosyonal. Kaya palagi ko pong sinasabi sa lahat, stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace out! Nagsimba daw sa kiyapo. Naniniwala kayo doon? Ooh, dami-daming ano doon eh. Alam niyo na. Simba-simba kiyapo. Sinong niloko niyo? Pampanga to. Pansarin niyo yun eh. Tapos, simba-simba. Walang forever.